Okay, mga tol, mas gusto ko tong sagutan ni Drex Lira tsaka ni Crown One, mga tol. Kasi hindi ganun ka-personal. Kumbaga, walang ibang nadadamay. Kumbaga, parang pakitaan lang talaga sila ng skills, di ba? Para sa akin, healthy competition tong kay Drex Lira tsaka kay Crown One, mga tol. Hey yo guys, what's up? Welcome back to WreckognyzTV, another episode of song reaction slash review video. Ngayon ay papakinggan natin ang bagong kanta ni Crown One na pinamagatang Godlike, Wreck Lira Diss. Okay, so obvious na obvious mga tol, ito ang sagot ni Crown One sa diss sa kanya ni Wreck Lira. Okay, so malamang sa malamang, ito na yung sagot niya sa Killing Spree. Kasi yung nakaraang nilabas niya mga tol, yung The Bounce Back, yun mga tol, sagot niya yun sa The Clap Back ni Drex Lira. Huwag natin patagalin mga tol, umpisa na natin, pahinga natin para malaman natin ang nilalaman ng kanta ni Crown One na pinamagatang Godlike. Let's go! Astig Empire. Astig Empire. Sabi ni Crown One, pinamagatan daw ni Drex Lira yung kanta niya na Killing Spree, tapos yung flow pa ulit-ulit. Tangina. Kino-question ni Crown One ang flow ni Drex Lira. So malamang sa malamang, mag-switch ng flow dito si Crown One. Ito yung gusto kong Crown One mga tol, yung bagsakan tapos pila mag-switch ng flow. Lalo na kung may halong multi. Tangina. Magaling to si Crown One mga tol, may tira to. Tuloy lang natin. Kasawa kasi natupad na daw ang aming kahilingan para kami mapansin. Sabi nung mga biglaang lumabas nung mga nagbagot at sa quarantine. Sabi ko may laban din. Pero kung ihahambing para lang sila mga sinaling ko sa laban, sago ko na nakamagic pin. Tangin na, no? Ang ganda ng mga tugmaan ni Crown One mga tol. Tangin na, balikan natin ng konti ha. Umpisaan ulit natin. Kasi ito yung ayoko sa mga gantong lyrics mga tol eh. Yung mga parang konting line bigla nagbabago. Yung mga may effects yung lyric video, mas gusto ko pa yung naka-steady lang yung lyrics mga tol. Kasi diba para sa aming mga reviewer, mas madali yun mga tol, hindi na kami pabalik-balik pa eh. Kumbaga para ipopost lang namin, tapos babasahin ulit namin yung lyrics, mas mahihimay namin ng mas maganda, diba? Kesa dun sa mga one line or two line, biglang mawawala, mag-e-edit, tapos biglang lilipat, magka-transition sa kasunod na linya. Tapos ganun na naman, isa o dalawang linya na naman, di ba? Medyo mahirap yun mga tol eh. Pinuna ko yan sa kanta ni Karayom. Sabi ko sa kanya na mahirap himayin pagka ganun yung lyrics. Tapos after nun, yung mga sumunod na nilabas ni Karayom mga tol, kung mapansin nyo, puros mga rekta na nakalagay na lang yung lyrics sa isang slide. Kumbaga, may mga palamuti pa rin, lalo na pag mga multi, nilalagyan niya pa rin ng mga palamuti. Pero ang punto is parang maraming linya na naka-steady lang sa isang slide para mas maintindihan ng mga nagbabasa, lalo na kaming mga reviewer. Lalo na yung mga tema ng kanta ni Karayom, di ba? Napakalalim ng mga bara nun eh. So yun, kailangan talagang gawin ni Karayom yun, yung naka-steady lang yung lyrics. So itong kay Crown One, okay lang naman. Pero kumbaga, mas prefer ko pa rin yung mas madaling basahin yung lyrics mga tol para mas madaling mahimay. So ulitin natin, umpisahan natin, then dire-diretso natin. Sabi nung mga biglaang lumabas nung mga nagbagot at sa quarantine. Tin. Sabi ko may laban din. Din. Pero kung ihahambing. Bing. Para lang sila mga sinaling ko sa labas, sago ko na nakamagic pin. Bin. So yun mga tol, kaya ako binalik kasi gusto ko lang i-emphasize yung tugmaan ni Crown One mga tol. Tapos parang ang ganda pa ng pagkakabigkas niya, diba? Kumbaga sa mga bagsakan, isa to sa mga gusto ko ang estilo mga tol, si Crown One. Kasi meron din itong tema na parang kumakanta habang nagra-rap. Tapos magaganda yung mga tugmaan. Kasi ang ganda ng boses ni Crown One pag bumabarat siya ng mga ganun doon. Kumbaga ang angas pakinggan. Kumbaga parang nang mama ni ilang siya. Parang ganun. Parang minamaliit niya yung kinakausap niya or yung pinapatungkol niya sa kalaban. Ganun yung mga gusto ko sa banata ni Crown One mga tol. Kaya gustong gusto ko yung Rare Mysterio Diss 2 nito ni Crown One mga tol. Tapos yung huling reaction at pagsusuri ko sa kanta ni Crown One, which is yung The Bounce Back. Ayun, hindi ako masyadong lakasan dun mga tol kasi nga late na yung track na yun eh. Late na yung track na yun. Pero ito mga tol, tangina, mukhang apoy to. Tuyo lang natin. Nagamit yung boses ni David, kala nyo ba matatakot nyo? Gamit na gamit yung boses ni David, kala nyo ba matatakot nyo ko?
Hindi ko alam kung ano yung pinapatungkulan dito ni Crown One, mga tol. Tuloy lang natin. Oko, para kayong mga loro, paulit-ulit palibas sa lumaki mga chismoso. Kayo na matulin, oo, kami na ang matutuling bobo. Kayo na matulin, oo, kami na ang matutuling bobo. Kayo na matulin, oo, kami na ang matutuling bobo. Okay? Pero pag patuloy kayo naghari-harian, sigurado na makakalaban nyo. Pero pag patuloy kayo naghari-harian, sigurado na makakalaban nyo ako. Hindi ko maintindihan yung pinupunto ni Crown One doon, ah. Ulitin natin, ah. Sabi niya, kayo na matulin, oo, kami na ang matutuling bobo. Siguro parang sinasarcastic niya siguro. No? Kumbaga parang, oo na, kayo na matulin. Kami na yung mga bobong matulin. Parang ganun siguro yung sinasabi dito ni Crown One. Tuloy lang natin. Kami na ang matutuling bobo. Pero pag patuloy kayo nagaring-hari at sigurado na makakalaban niyo ko. Hindi matanggap na may bagong sangkap sa kultura ng rap na hindi papalpak. Ano na? Doon sa itang tap lang ang mga panggap, mga nagsingap na nauga. Okay, so binabalik ni Crown One yung top issue ni Skastakli. Kumbaga parang sinasabi niya rito na yun lang daw yung pinaglalaban nila Drex Lira. Parang ganun yung gusto niyang sabihin dito. Tuyo lang natin, mga tol. Puro kasi sapsap, kaya sige ngat-ngat, nakabay ng pangwak sa'yo na. Ano raw, ulit. Mga nagsingat-ngat na uga. Puro kasi sapsap, kaya sige ngat-ngat, nakabay ng pangwak sa'yo na. Ng kanilang pangwak ba? Ulit, ah. Ang bilis kasi, mga tol. Ito yung sinasabi ko, tol, eh. Minsan pagka hindi mo maintindihan kasi yung sinabi sa kanta, dahil minsan sumasabay sa ugong ng beat, di ba? Mas maganda talaga, mabasa mo talaga kung ano yung actual lyrics, eh. Kumbaga para mas maintindihan ng listener. Kaya ayun, shoutout sa'yo kapatid na Crown One. Sana yung lyric video mo, tol, medyo hinahinay lang sa pag-switch ng transition ng one line o two lines. Mas maganda, erekta mo muna yung mga lines, mga tol. Lagyan mo lang ng palumuti siguro sa font, pero yung nagtra-transition tapos nawawalan mga lyric effects, di ba? Minsan ang hirap para sa aming mga naghihimay, mga tol. Kasi kumbaga ayaw din namin magbigay ng maling impormasyon, eh, kung mali yung pagkakarinig namin, di ba? So mas maganda kung ano talaga yung sinabi mo, eh yun yung mabasa namin habang naghihimay. Tuloy lang natin, mga tol. Mga nagsingat-ngat na uga. Puro kasi sapsap, kaya sige ngat-ngat, nakaden ng pangwak sa'yo na. Ng kaden ng pangwak? Ang bilis talaga, eh. Mga nagsingat-ngat na uga. Puro kasi sapsap, kaya sige ngat-ngat, nakaden ng... Yun, nakuha ko rin. Ng kaden ng pangwak. Okay, yun pala yun. Ang bilis kasi, ang bilis mag-transition sa next line. So kung sino man yung gumagawa ng lyric video nyo, mga tol, shoutout sa inyo. Medyo wag lang masyadong mabilis, sana na mawala yung isang line para lang sa pa-effect ng lyric video, di ba? Tuloy lang natin. Pangwak sa iyo na kasi merong lambak dito sa may lambak, kaya konting palbak ang mukha. Tangina, ayun na, nagmumulti na naman siya. Nakadenang pangwak sa iyo na kasi merong lambak dito sa may lambak, kaya konting palbak ang mukha. Bakit may sarili kang rules, madaya? Di ba ako kaya ng sabaya? Bakit may sarili kang rules? Ano kaya ang rules yung tinutukoy dito ni Crown One? Going back sa mga huling kanta niya. Siguro yung sa AdSense, no? Kasi parang hinamon ni Drex Lira si La Crown One na sasagot lang ako pag wala kang AdSense. Siguro yun yung rule na tinutukoy dito ni Crown One. Tsaka yung bagsakan. Yung hinamon niya ng bagsakan si Respeto at Pasakit, di ba? So, sa palagay ko yun yung kine-question ni Crown One. Tuloy lang natin, mga tol. Ayan, sabayan. Ikaw yung nakita kong source na bata na may pagkagahaman. Lang ko meron tagatustos sa haba ng inyong nilakaran. Kaso uuwi kang pulbos sa lagayan pagkatapos paglamayan. Ulitin ko lang nung wala pa kayo, meron ng jigsaw, diba? Ulitin ko lang nung wala pa kayo, meron ng jigsaw, diba? Okay? Nagot niya si Kendrick, banal na ako rin naman, so ano ang pinagkaiba? Ano daw? Ulitin ko lang, mga tol, ha? Kaso uuwi kang pulbos sa lagayan pagkatapos paglamayan. Ulitin ko lang, wala pa kayo, meron ng jigsaw, diba? Sinagot niya si Kendrick, banal na ako rin naman, so ano ang pinagkaiba? Okay, so siya rin daw si Kendrick Banal. So ayun, mga tol, hindi ako aware kung may nakasagutan sila Drex Lira na Kendrick Banal. So parang pinapatungkulan dito ni Crown One na parang hindi siya nagtago. Feeling ko yun yung sagot ni Crown One dun sa paratang sa kanya ni Drex Lira na nagtago, di ba? After siyang birahin ni GK Ibarra sa kanta. Tapos parang sinabi din ni Drex Lira, di ba, na naglabasan lang daw sila Crown One nung may nakita ng pagkakamali sa kanila, which is yung live performance nila sa Philippine Rap Olympics 2021. So palagay ko yun yung pinapatungkulan dito ni Crown One, mga tol.
Kumbaga, parang siguro bumira yung sinasabi niyang ano ulit pangalan nun? Yo, meron ng jigsaw diba? Sinagot na si Kendrick, banal na ako rin naman. So ano ang pinagkaiba? So yun, tol. So parang sinasabi niya rito na hindi naman nagtago si Kendrick Banal, eh siya rin naman daw yun. Yun yung tinutukoy dito ni Crown One. Sa palagay ko lang, mga tol. Ha? Pero yung sa mga mas nakakaalam kung sino si Kendrick Banal at kung ano yung pinapatungkulan ni Crown One, comment nyo lang, mga tol, para at least updated ako. So balik natin konti and then tuloy natin. Meron lang jigsaw diba? Sinagot na si Kendrick Banal na ako rin naman. So ano ang pinagkaiba? At ang punto ko lang, sino ba ang sawsawa ko ba o kayo? Pwedeng pakisagot. Kung wala pa kayo, umalag na ako. Tapos tayo lang itong ayaw magsisagot. So ayun, mga tol, kine-question ngayon sila ni Crown One. Sinasabi niya, sino ba ang sawsaw talaga? So parang sinasabi ni Crown One na bago magsilabasan tong mga to, eh pumapalag na talaga siya, di ba? So parang sinasabi niya rito na paano ako naging sawsaw kung wala pa kayo, pumalag na ako. Tapos kayo lang tong ayaw magsisagot. So ayun, mga tol, hindi ko alam kung ano yung pinapatungkulan ni Crown One dito, mga tol. So ano yung tinutukoy ni Crown One na sila Drex Lira yung mga hindi nagsasagot sa mga binabato sa kanila ni Crown One? At ano yung sinawsawan nila Drex Lira na tinutukoy dito ni Crown One, mga tol? Kasi ang alam ko lang, nagsimula yan sa top na issue ni Iskasta, diba? Tapos naglabas na nga ang Salbakuta, Mab, Donggalo Records, as a whole na yan, ha? Tapos Ace Pipes. Di ko alam kung saan pumasok sila Crown One. Si Respeto at Pasakit, mga tol. So sa mga nakakaalam, comment nyo lang. Yun lang yung alam ko, mga tol. So kung ano man yung pinapatungkulan dito ni Crown One na hindi sila sumausaw, paki-comment lang din para updated ako, mga tol. Tuloy lang natin. Magapunan ka ng abo, matali ka bukas makabo. Kasi makapuntas sa aman ng kahit magpung. Ang mga putang haliparote malabo, kayo makapuntos pakalusok. Ayun, mga tol, no? Tangina, ini-emphasize nung lyric video yung multisyllabic rhyming ni Crown One, mga tol. Diba? Kumbaga nakakapital letter kung saan siya bumabanat ng mga tugmaan niya sa loob ng salita. Balik natin, mga tol. Kasi makapuntas sa aman ng kahit magpung. Ang mga putang haliparote malabo, kayo makapuntos pakalusok. Di pa pala rin bahagin mo, parde. Tangina. Sensya na, mga tol. Masyado ako nalakasan dun sa banat na yun ni Crown One. Kasi bigla rin siya nag-switch ng flow, diba? Tangina. Ito yung Crown One na gusto ko, mga tol. Kung ikukumpara mo to dun sa The Bounce Back, tangina, walang-wala yun, tol, kumpara dito sa Godlike ni Crown One. Tangina. Balik ko ulit ng konti, mga tol. Itong ayaw magsisagot. Magapunan ka ng abo. Matali ka bukas makabo. Kasi makapuntas na ang manok ay... Tapos binanggit din yung manok, diba? So nag-i-stick pa rin si Crown One dun sa pangmamak niya sa performance ng Samang Nozomi tungkol dun sa manok, diba? So tuloy lang natin. Magpung ang mga putang haliparote malabo, kayo makapuntos pakalusok. Di pa pala rin bahagin mo par, dahil medyo alanganin ng rhyming utal. Para madaya para sa akin, hinaing total. Kay raban din ang hinaing pagkain bukal. Tanginang lupit. Ito yung mga gusto ko, mga tol, yung tangina. Paano ko papaliwanag? Basta diba parang bigla siyang bumilis, nag-switch siya ng flow, tapos may mga multi, mga tol. Tangan ang sarap pa yung gano'ng mga ganto. Kasi sa totoo lang, kapag ang isang kanta, puro multi, pero iisa lang din yung flow, ang boring pa yung gano'n, mga tol. Promise. Kumbaga sa una, masarap pa yung gano'n, pero parang habang tumatagal, parang ang boring, walang ibang flavor, di ba? So maganda yung parang may halong bagsakan, tapos biglang mag-switch ng flow, may halong multi. Kumbaga, parang sa una, bagsakan, di ba? Parang nagwa-warm up ka pa lang. Tapos kung hahaluin mo rin ng multi yung bagsakan, okay lang. Kumbaga, kung gagawin mong puro multi yung kanta mo, siguro mas maganda nga, hahaluan mo yan ng bagsakan, tapos bigla ka magsiswitch ng flow para hindi boring pakinggan, di ba? Kasi si Eminem, ganun yung ginagawa ni Eminem eh. Si Looney, ang alam ko, ganun din yung ginagawa ni Looney. Kumbaga, puro multi, pero hindi iisa yung flow. Para hindi boring pakinggan, di ba? So, itong ginagawa ni Crown One, mga tol, ito, gusto ko itong ginagawa ni Crown One. Bagsakan, tapos biglang babanat ng mabilis, tapos magsusuture ulit siya ng flow. Kumbaga iba-iba yung flow eh, parang ganun. So ayun nga, base sa intro niya, diba? Parang pinupunan niya si Drex Lira na iisa lang yung flow. So pinapakitaan ni Crown One ngayon si Drex Lira ng iba't ibang flow sa loob ng isang kanta. So malamang sa malamang, mga tol, pag sumagot si Drex Lira, gagawin din ni Drex Lira to, yung iba-ibang flow. Magsiswitch din yung sigurado kasi lahat ng hamon sa kanya ginagawa niya eh. Tuloy lang natin, mga tol. Mukhang magiging magandang laban to si Crown One kasi Drex Lira. Tuloy lang natin. Kaya
kahit walang utak kundi hangin na laman. Isa lang mga paraan para kayo'y magsitahimik. Pakainin ng mga letra malago mo, go mo no. Kala ko mahina pero bakit na uga? Antinin mo na ang tula mo, itinayo mo lang lakas. Wala ka na maisip pang sagot sa aming mga pinukol na ubusan ka na na malang. Eh mga tol, ito yung tinutukoy ko na lyric video na dapat eh ganyan yung format nyo, lalo na kapag malalalim yung mga binabanat. Tingnan nyo, ngayon pinost ko, babasahin ko lang siya tapos iintindihin at hihimayin, di ba? So yun, shoutout sa mga gumagawa ng lyric video dyan. Okay, so yun, sabi ni Crown One, kala ko mahina pero bakit nauga? Aminin mo na ang tula mo ay dinaya mo na lang kasi wala ka nang maisip pang sagot sa aming mga pinukol. Nauubusan ka na ng bala. So sa tingin ko ang pinapatungkulan dito ni Crown One ay yung sinasabi niya na kala ko mahina pero bakit nauga. Kumbaga parang sinasabihan kasi ni Drex Lira na mahina yung mga tira nitong mga to, di ba? So parang kinu-question siya ni Crown One eh bakit nauga? Kasi sumagot si Drex Lira ay gumawa siya ng kanta, di ba? Although may sinabi si Drex Lira doon sa kanta niya na trip ko lang magsayang ng oras, di ba? Kahit sinabi ni Drex Lira yon, eh pwede pa rin siyang questionin doon ng kalaban niya. So yun na nga yung ginawa dito ni Crown One. So ituloy lang natin mga tol. Kasi nga hindi matibay ang iyong mga hinango, di masyado nag-isip. Basta tumira ka na lang kaso di ka sharpshooter, barbara ka kung gumalaw kaya ngayon ay nauubusan ka na naman. Okay, parang hindi magkakatugma ngayon to ah. Kasi nga hindi matibay ang iyong mga hinango, di masyado nag-isip. Oo, mga tol, parang hindi tugma-tugma ngayon tong mga bara na to. Kumbaga, parang may pinupunto lang si Crown One dito. So, ayun nga, sabi niya, kasi nga hindi matibay ang iyong mga hinango, di masyado nag-isip. Basta tumira ka na lang, kaso di ka sharpshooter, barabara ka kung gumalaw. Kaya ngayon ay nabutasan na naman. Okay, so sinasabi niya na hindi tumama yung mga tira sa kanya ni Drex Lira kasi hindi sharpshooter eh. Tapos para sa kanya ay barabara lang yung mga ginawa ni Drex Lira na tira sa kanya. Yun yung sinasabi ni Crown One dito sa mga bara na to, mga tol. Tuloy lang natin. Tangin na ka, Drex. Sa kanta mong Killing Spree, nakailang banggit ka ng salitang na. Madaya. Wala ka nang maisip, no? Pag ito, sinagot mo ulit ng puro na. Wala na, finish na. Tangin na, mga tol, no? Yun pala yung tinutukoy ni Crown One na madaya daw si Drex Lira at saka yung wala nang maisip. Nauubusan na ng bala. So yun pala yung tinutukoy ni Crown One. Yung puro na. Tapos yung sa umpisa nga, di ba, binanggit dito ni Crown One na iisa lang daw yung flow ni Drex Lira. Kaya, ayun mga tol, abangan natin yung magiging sagot ni Drex Lira dito. Tangay na. Ito mga tol ha, nung dumaan yung Valentine's Day, lumamig ang rap game, di ba? Parang walang masyadong lumabas sa diss track. Kung meron man, parang hindi ganun kalalakas. Kumbaga sakto lang kasi walang nagsasagutan. Eh ngayon may nagsasagutan na naman, di ba? So may abangan na naman tayo sa rap game mga tol. So yun, sana mga tol, healthy competition lang, no? Walang sakitan sa totoong buhay. Kasi dito nila mapapakita yung pagiging MC nila mga tol sa mga diss track. Okay mga tol, mas gusto ko tong sagutan ni Drex Lira tsaka ni Crown One mga tol. Kasi hindi ganun ka-personal. Kumbaga walang ibang nadadamay. Kumbaga parang pakitaan lang talaga sila ng skills, di ba? Para sa akin, healthy competition tong kay Drex Lira tsaka kay Crown One mga tol. Kumbaga parang nagyayabangan talaga sila, nagpapataasan sila ng ihi gamit ang skills. Wala silang mga dinadamay na kung ano-ano na siraan ng karir, di ba? Kasi yung ibang weapon talaga ng ibang rapper sa diss track, siraan ng karir mga tol eh. Yun yung mga tipong magkakaaway talaga sa totoong buhay, di ba? So itong mga to, hindi natin alam kung magkakaaway sa totoong buhay to eh. Kumbaga magkaaway yung kampo, yung sa pinaglalaban, magkaiba, di ba? Pero yung sabihin mong personal na away, wala naman siguro. So sana maging ganto lang, di ba? Healthy competition lang. So yun, overall mga tol, ang ganda nitong kanta ni Crown One na to. Godlike, ang lakas nito. Malakas to para sa akin mga tol. Yun nga lang, medyo maiksi siya, no? Pero okay lang kasi hinaluan din niya ng mga multi mga tol eh. Kasi malamang mauubusan ka talaga pagka gagawa ka ng multi eh. Tapos yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, bagsakan tapos nagsiswitch ng flow, di ba? So yun yung mga gusto ko sa mga kanta mga tol. Yung bagsakan na rap, tapos bigla kang parang kumakanta na tumutugma pa rin. Tapos bigla mag-switch ng flow, bibilis, tapos may mga halo pang mga multi. Nangin na malakas sa akin yung mga gantong klaseng kanta mga tol. So ayun, nice one again from Sir Crown One. Shoutout sa iyo kapatid na Crown One. Ayun, pasensya na ulit sa mga fans ni Crown One na hindi nagustuhan yung mga sinabi ko sa huli kong reaksyon at pagsusuri sa kanta ni Crown One na The Bounce Back. Mga tol,
ako kasi pag nagbigay ako ng komento at opinion, totoo yun, tol. Hindi ako plastic, hindi ako peke. Kung ano talaga yung tingin ko sa isang kanta, yun yung sinasabi ko, mga tol. Kaya ayun, shoutout na lang sa inyo kung nagustuhan nyo o hindi. Paala kayo sa buhay nyo. Okay, so ayun mga tol, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanood mula umpisa hanggang sa huli. Kagaya ng dati, kita-kits sa next video. My name is Wreckognyz. Peace out!